Pinas upang alamin ang kanilang 2022 updated price list. So in this video guys, alamin natin ang SRP, down payment at monthly installment ng kanilang mga motor. So without further ado, let's start this video. Sa mga naghahanap ng Sniper 155R version, available po ito sa Motor Trade Santo Tomas. So, ang color combination niya nga pala guys is parang faded gold, tapos meron siyang decals na ayan, sayan, tapos meron siyang decals dito na minimalist na black. So, itong motor na to guys is yung pinalit kay Sniper 150. So, ang cash price niya nga pala guys is 130,400. Tapos kung gusto niyo ng hulugan na meron po siyang down payment na 29,000 at monthly amortization for 36 months or 3 years na 5,365 at rebates na 200. So ano ba yung makukuha mo dito kay Sniper 155R version? Itong isang to guys is yung nakakilis na. So kung mapapansin nyo, wala na siyang susian dito kung didipindot na lang. Tapos isa pa, equipped na din siya ng VVA, variable valve actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. Tapos ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys is naka fully digital na din siya. So yan po si Sniper 155R version. Wala po silang standard version kundi ito lang R version. At the same time, siya po ay naka fully digital na sa harapan. Ayan, same lang din po dito. Turn signals niya naka bulb type pa rin. Sa mga nagtatanong guys, hindi pa po siya naka ABS ha. So, naka dual path piston brake caliper pa rin po siya. So, sa mga naghahanap po ng review at walkthrough nito, hanapin nyo lang po sa video ko. Na-review ko na po itong si Sniper 155R version. So, yun po yung makukuha nyo sa halagang 130,400. So, mas mura lang po ng kaunti yung standard version. Kasi yung standard version kasi is naka mechanical key pa rin. Hindi naman nagpapahuli ang number 1 in the market pagdating sa scooter, si Honda Click 125i. So, si Honda Click 125i, ang kanyang updated price dito kay Motor Trade is 83,500. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 6,000 at monthly amortization for 36 months or 3 years na 4,118. At saka may rebates po siya na 500. Naka matte black. Ayan, tapos meron silang tatlong available dito at meron din po silang available na orange color. So ano ba yung makukuha mo kay Honda Click 125i? Of course, yung kanyang pagka-fuel efficient, no, pagka-full compact, meaning malaki na din po yung kanyang underseat storage, may capacity po siyang 18 liters. Tapos naka-tubeless tire na din po siya and syempre naka-combi brake. Kaya naman hindi mapagkakailan na number 1 to sa market, maging ang kanyang headlight, napakalakas din po ng bunga pagkagabi, no? Napakaliwanag na kahit hindi ka na magpa-install ng mini driving light, eh swak na swak po yung kanyang standard light. At the same time guys, naka-LED na din yung kanyang front at saka tail light. And ang isa pa guys, no, equipped na siya ng combi brake. What is combi brake? Pag halimbawa pinihit niyo yung left brake nyo, automatic mag-i-engage po yung dalawang brakes, 70% sa likod at 30% sa harap. So kung naghahanap pa kayo ng review at walkthrough nitong si Honda Click 125i, hanapin nyo lang po sa mga videos ko kasi na-review ko na po to, yung color black, white at saka yung color orange din po. So itong motor na to guys is para sa lahat, ano, sa mga beginner, motorcycle enthusiast at sa mga mahilig mag-travel na naghahanap ng comfort during your long rides. At the same time, hindi naman magpapahuli ang Yamaha, si Mio i125. So meron po silang color dito available na sayan. So ang kanyang cash price is 79,100 at monthly amortization for 36 months na 3,755 at down payment na 5,700. So pag binili niyo to guys, may rebates din po siyang 500. Ayan. So, ano bang makukuha nyo dito kay Yamaha Mio 125i? Of course, yung kanyang pinaka-modern na color, no, which is ayan. Siya po ay naga-single path piston brake caliper with single hydraulic disc brake. And of course, meron din po siyang compartment. So, i-check nyo po yung video ko regarding sa review ko dito kay Yamaha Mio i125i. No, nandun po yung aking review at saka walkthrough. Hindi po siya katulad ni Honda Click na naka-fully digital. Siya po ay naka-analog pa. So, ayan guys, of course, same lang po. Pagdating sa headlight at saka taillight, siya po ay naka-bulb type, hindi pa po siya naka-LED. And kahit ganun pa man po, napakalakas pa rin ang mambunang buga nito during rides ninyo pagkagabi. So, ayan. So, kita nyo naman guys kung gaano siya ka. Maganda, no? Elegant looking
scooter. Siya po ay napakatipid din dahil umaaverage lang naman siya ng 42 to 45 km per liter. So, yun po yung experience ko doon sa Yamaha MIUI ko na 125, which is yung standard version. So, ayan guys, ang makukuha nyo kay Yamaha MIUI 125. At the same time, plus points na din guys, meron na din siyang generous seat cushion. So, napaka-comfortable nito during your long ride. Ayan. Next, available din po dito ang kanilang Yamaha XTZ125, yung color blue. So, may bagong labas nito na color variant guys. Panoorin nyo na lang po sa mga videos ko. So, kung naghahangad kayo ng motor na pang trail, meron silang available dito na Yamaha XTZ KLX140R, tapos CXR150L. Ayan, magkatabi silang tatlo. So, dito muna tayo kay XTZ125. So, itong motor na to is ginawa goods for on-road and off-road condition. So, itong motor na to guys is nagkakahalaga ng 88,200. Yan po yung SRP. At kung gusto nyo po ng hulugan, down payment is 6,300. At monthly amortization for 36 months or 3 years na 4,352 at rebates na 200. So, for clarification lang po guys, hindi po siya naka-digital, naka-analog pa rin po siya. Pero kahit ganun pa man, lahat naman ng information ng motor na to is nandito sa kanyang dashboard. Tapos, equipped na din siya ng rubber boots guys, ayan. So, pag halimbawa idadaan nyo to sa mga rough road, hindi ka na mangangamba na matamaan yung kanyang telescopic na mga bato-bato. Kasi safe na dito, it's because naka-rubber boots na siya. Tapos, ayan, naka-single hydraulic disc brake na siya guys, with a dual pad piston brake caliper. So, napakalakas na din po pala ng stopping power nitong si Yamaha XTZ125. At syempre, hindi naman magpapahuli ang Kawasaki, no? Si KLX140R. So, ano ba yung makukuha mo sa halagang 152,000? So, itong motor na to guys, is wala siyang installment or down payment. Nakalagay lang po dito is yung SRP niyang 152,000. So, sa 152,000, kitang-kita nyo naman kung ano yung makukuha nyo. Itong motor na to, guys, is goods for trail. Ayan, kita nyo naman. Napaka-aggressive ng kanyang wheel, no? Yung spike niya, guys, is talagang todong-todo na para sa mga off-road condition, like mga madudulas, mapuputik. Ayan, kapit na kapit yan, guys. Hindi na yan mag-skid. At the same time, equipped pa rin siya ng rubber boots. So, kung dadaan kayo sa mga mababatong lugar, hindi ka naman mong problema na baka matamaan yung kanyang telescopic fork. Sa mga nagtatanong, wala po siyang light. Ayan lang po yung itsura ng kanyang front, no? Wala siyang light. And sa turn signals naman, wala din po siyang turn signals. So, napakasimple lang guys. Talagang ginawa tong motor na to pang trail. So, sa mga mahilig mag-trail dyan, no, I highly recommend this motorcycle for you guys. It's because napaka guwapo at aggressive looking. So, check natin sa likod kung meron ba siyang taillight. So, wala din po siyang taillight, guys. Ayan, di kumpara dito kay XTZ at saka kay XR, wala po siyang lights. So, yan. Tapos, equipped na din siya ng guard para pag halimbawa sasampa ka, hindi na mapapaso yung legs mo. Yan. So, yung color combination niya is white, black, gold, and lime green. Siyempre, hindi din magpapahuli ang motor ni Honda na si XR150L. So, si XR150L, guys, ay nagkakahalaga ng 97,000 pesos SRP. Down payment is 11,900 at monthly installment na 4,763 for 36 months at rebates na 200. So, ano ba makukuha mo sa 97,000 pesos? Of course, yung kanyang looks, ayan, aggressive looking. Tapos napakataas na din ng kanyang seat height at ground clearance sa mga malalaking humps or malalaking bato. Hindi na po sasayad yung ilalim na bahagi ng motor na to. So, yung color combination nyo nga pala guys is black, red, and white. So, yan. Headlight is bulb type. Turn signals is bulb type. Check natin yung taillight. Taillight is bulb type. Tapos meron na din siyang parang grab bar dito. So, lagayan po ito ng gamit guys kung halimbawa magti-trail kayo or magta-travel kayo. Anyway guys, kung naghahanap kayo ng walkthrough at review nitong kay XR150L, hanapin nyo lang po sa videos ko kasi na-review ko na din po ito at saka na walkthrough. Mga naghahanap ng motor na pang tricycle, no, I highly recommend this motorcycle for you guys. It's because si Bajaj or Baja is pwedeng-pwede na po pang tricycle kasi meron na din po siyang butas dito kung saan pwede nyong i-mount sa sidecar ninyo. Ayan.
So, itong motor na to guys is si Bajaj CT125. Ayan. So, color combination is black, red, at saka silver or gray. And ito pong motor na to ay nakakahalaga ng 57,900. At kung gusto nyo po ng hulugan, down payment is 4,900 at monthly installment for 36 months na 2,861 at rebates na 200. So, meron silang available dito guys na apat. Ito tayo kay Honda TMX 125 Alpha. So, si Honda TMX 125 guys is meron presyong 57,200. Tapos, kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,900. Monthly installment for 36 months na 2,876 at rebates na 200. So, hindi naman mapagkakaila basta sa mga motor, subok na si Honda. So, mayroon siyang color combination guys na black, silver at saka white. So, nag-iisa lang po siya. Ano ba yung makukuha mo sa 57,200? Of course, yung kanyang masculine looking, ano, medyo may pagka-classic na rin. At the same time, kung naghahanap kayo ng review ko nito, watch nyo lang po sa video ko kasi na-review ko na din po ito. Na-review ko na yung kanyang cafe racer design at saka yung color red. Hindi naman din magpapahuli ang king of underbone, which is si Suzuki Raider 150 Carb. So, sa mga nagbabalak bumili nito, itong motor na to, guys, ay nagkakahalaga ng 102,400. At hulugan naman, no, or down payment is 11,900 at monthly amortization for 36 months na 4,973 at rebates na 500. So, ayan guys, alam kong hindi naman magpagkakaila sa inyo, no, na pagdating sa mga underbone is hari itong si Raider Car. So, kung gusto nyo po na mapanood ang review at walkthrough ko nito, check nyo lang po sa mga videos ko kasi na-review ko na po ito. Meron po silang available color guys na candy red at saka gold. Ayan, tatlong Raider Carb yung available dito. Next, dito tayo syempre sa the pinnacle of the hyper underbone, si Suzuki Raider 150 Fi. So kung gusto nyo tong motor na to guys, meron syang presyong 113,400. At kung gusto nyo na hulugan, down payment is 13,100 at monthly amortization for 36 months na 5,547 at rebates na 500. Anyway guys, itong motor na to guys is yung pinakabagong model ngayon 2022. So naka parang matte dark blue siya with a combination of silver, ayan, and black. So itong si Raider 150 Fi guys is naka fully digital na. Ayan. Then meron po akong comparison nito sa Raider Carba or si Raider Fi. So, panoorin nyo lang po sa mga videos ko. Check nyo lang po yung mga video ko. At kung gusto nyo naman po ng walkthrough nito at saka review talaga ni Raider Fi itself, check nyo lang po sa mga video ko kasi na-review ko na din po ito. Merong dalawa pang available dito. So, ayan, available to sa Motor Trade Santo Tomas. No, check nyo lang po dito yung kanilang unit. Next is si Suzuki Smash Red. So, itong motor na to guys ay nakakahalaga ng 62,100. At down payment is 4,900 at monthly amortization for 3 years na 3,110. So, itong motor na to guys is underbone type pa rin. So, yung nagustuhan ko sa motor na to guys is napaka fuel efficient. At the same time, pagdating sa handling, napakadali lang i-maneuver and napaka smooth lang din patakbuhin kahit nasa high speed. So, ayan guys, available ditong color is red. So, wala na siyang ibang unit na available dito kundi nag-iisa lang.